pagpalang araw sa ating lahat, mga totoo, mga inday. Kaway-kaway! Yan, partner, sa araw na to. Kasama po natin si Sir Tiban Gulak. Dito po tayo sa Barangay Sinulon, Tibuli, South Cotabato. At ngayon, mga kapalaboy, kung napanood nyo po yung past video natin kay Sir Tiban, napakagaling po at siya po ay isang expert sa pagdating po sa larangan ng dragon fruit. At ngayon po, hindi po siya nag-stop doon sa dragon fruit kasi may multi-cropping siya dito sa kanyang maliit na ektarya pala, hindi lang maliit, no, na farm. So meron siyang talong, meron sa sili green, meron siyang atsal, meron din siyang dragon fruit. Ayan, yeah. Partner, so dito yan, ha, mga kapalaboy, matuto, makinig dito yan sa farmer expert natin, si Sir Tiban Gulak. Yes. Sa araw na ito po, yes, kaway-kaway. Sa araw na ito po, mga idol, ang episode po natin, itatanong po natin kay Sir Tiban kung paano niya naparami yung mga bunga ng kanyang talong sa organic na paraan. Ayun. Ayan. Sir Tiban, pwede ba ma-share sa amin muna yung ano yung variety ng yung talong? Calixto. Calixto. Oh, Calixto. Ayun. So, Calixto. Sir, pwede bang ma-introduce sa amin paano ba yung una sa pag-planting natin ng talong, ano yung distance niya bawat puno at saka yung bawat hill rows niya? Karamihan makita ko sa iba magtanim kuan eh malayo yung agwat. Pero sinubukan ko yung dikit-dikit para maka-maximize ako ng tanim. Dikit-dikit kasi sabi nila pag dikit-dikit di masyado mamunga. Pero makita naman natin na maraming bunga kahit na dikit-dikit. Ayun. Ang sikreto diyan bago ako nagtanim organic, tapos land prep talaga. Tapos yung organic namin na ginagamit sa lupa. Tapos pulyar, sabuno kunti lang ginagamit namin, 1 kilo, 1 drum, 1,000 puno na yun. Yun lang, tapos wala na akong gini-spray ibang mga pulyar fertilizer, wala na. Mga pesticide, wala po. Wala. Gumagamit ako mga matrin solution lang. Eh, mahirap yung kakain tayo, may mga lason-lason pa eh. Ayun. Oh, pesticides. So yun, mga kapalaboy, napaka talagang expert na expert. Yung simpleng-simple yung pagsagot ng mga ganong tanong, partner. Napaka-simple lang. At saka makikita nyo po dito sa area niya, meron siya ditong 2,800 na hills. Tama po ba yun, sir? 2,800 hills. Ayun. So ngayon po, ang edad ng iyong talong, sir, ilang buwan na to sila at ilang buwan siya bago mag-start na harvest? Nung nag-harvest ako, 40 days. 40 days? 40 days. Ngayon, ano na to? 60. 60 days na siya. Siguro, abutin to ng 1 taon, manunungkit na tayo. Mataas na? Oo, mataas na. Ayan. So, Sir Tiban, ito, clarify natin mga idol, kasi mayroon kasing iba-iba yung distance nila, no? Oo. So, sa iyo, sir, ano ba yung distance ng bawat puno sa iyong talong? Mga ilang metros pa siya? 50 centimeter. Oh. Tapos yung bawat another row niya nasa 1/2 meter. 1 meter. 1 meter. Oh. 1 meter po yung each row, mga idol, at saka 1/2 meter or 50 centimeter each hills dito. So Sir Tiban, pwede bang tanong mula sa pagtanim natin, ano, may basal po ba kayo na fertilizer? Wala ka akong ginagamit na basal at fertilizer, yung ano lang, chicken dung, chicken manure. Chicken manure. Oh, tapos treated ng organic. Lagyan natin ng ano, lagyan mo ng microorganism para mabilis yung process nung pag-decompose ng kain ng manok. Oh. Yun lang. So every ano po yan, sir? Ang paglagay natin ng yung drenching ng organic nyo, every ilang araw po? Every week. Every week. Oh, every week kami dito. Eh, every week. Yan sa partner. So partner, itatanong ko lang muna, sir, sa fertilizer naman, kasi sabi niyo po, 1 kilo, 1,000 hills na ng talong ang yung nalalagyan ng fertilizer na 1 kilo. Paano yun siya nagagawa, sir? Every week ba yun? Or paano yung paglagay ng ganong kadaming fertilizer? Ganong kakunti? Oh, every week. 1 drum, 1 kilo lang yung tinatunaw namin, tapos 2 litrong organic. Okay. Yun ang di-drenching? Oo, yun lang. 1,000 hills sa 1 drum, partner?
1,000. Okay. Ayan. So yan na mga kapalaboy, nasundan nyo po yun. Napakasimple lang din talaga ng explanation. So sa every, sa isang drum, ang isang kilo lang nilalagay. So 1,000 hills yung ano doon. Tsaka meron silang nilalagay po na ano, na organic na pinoproduce ni Sir Teban. So yung mga kapalaboy, at least po alam nyo na meron silang sarili talaga na produce na sila mismo ang naggumagawa. Nagformula. O nagformulate nun. So hindi po siya ano available sa market kasi sila dito lang po talaga sa farm nila. Pang-consume nila sa kanilang farm. Pansarili. No. Pero kung may mga pupunta dito na dito lang malapit, siguro makapwede niyang masharean at mabentahan. Ano, tama, masubok nila. Masubok nila, no. So makikita niyo mga partner, ito. Ako din partner, ha, na-amaze ako dahil 60 days old na itong kanilang mga talong, pero napakaganda partner. Wala makikita ang mga fruit borer. Wala steam borer din. Tsaka napaka-healthy po ng mga tanim nila. Tsaka partner, ito every week 4 times sila nag-harvest. Ayun. So yun ang importante dito partner. Kasi pag tandaan niyo mga palaboy, pag nagtanim kayo o nag-farm kayo, importante dito yung profit nyo. Yes. Ayun. Kasi nga kailangan lumalabas ka ng pera, nag-i-invest ka. So dapat may babalik, sir, sa 20 days, 40 days, 20 days na kayo nag-harvest. Tingin niyo po sir, bawi na ba? Wala pa sa presyo ngayon? Bawi na siguro. Bawi na. Sa 2,800 na puno, bawi na. Bawi na. Oh, bawi na. So, yun siya. So, at least yun is 20 days pa lang or 10 days ang harvest. Sir, pwede bang malaman bakit kasi sa iba every week or every two times a week nag-harvest sa talong. Dito sir, bakit 4 times kayo nag-harvest sa isang linggo? Kasi pag ano eh, every other day yung harvest namin kasi nagulat niya kami, biglang lumalaki yung mga bunga. Siguro sa tindig niya, dahon, walang damage, walang insekto, tuloy-tuloy yung bulaklak, kondisyon lahat eh. Pero wala naman kayong growth hormone na nilalagay? Wala. So yun po mga idol, dahil sa ganda ng tindig niya, ganda ng dahon, mabilis partner lumaki yung kanilang mga bunga. Ayun. Sir, itatanong ko lang kasi medyo hindi clear sa akin ang fertilizer. So dito is 60 days na tong talong mo. At saka 1 kilo lang per drum ang nagagamit nyo. So total sir, sa 60 days nyo, ilang kilo pa lang ng abono ang nagagamit nyo? 60 days, mga ano pa lang eh. Ilang weeks ba yun? 3 weeks. At 60 days. 8 weeks na. Oh, 8 weeks one. Times 2.5. Ganun pa lang. 2.5 kilos per week ang na 2.5 kilos per week. So 8 weeks times 2.5 kilos. Wala pa isang sako. Wala pa isang sako. Mga kalahating sako pa lang ng abono. Wala pa. Wala. Kasi kung 2 kilos 16 lang plus 4 20 kilos to be exact. 20 kilos. Na 20 abuno. Kilos pa lang. Na abuno. Yeah. Grabe. Bakit kaya sir, medyo konti yung abuno nyo at saka maganda ang tindig sir? Ano sa tingin nyo maliban doon sa chicken dung nyo? Kasi yung tanim, hindi na kailangan kasi ng, kung isipin natin, konti lang talaga yung needs ng tanim sa nutrients. Kapag linagyan natin ng overdosage, tataba yan. Malaki, malapad yung dahon. Malaki yung kahoy. Pero yung root hairs niya, yan kasi yung nagpapabilis sa tubo. Yan yung tumutulong na ma-develop yung mga bulaklak. Tapos, siya yung responsable doon sa mga bunga. Nung mabilis lumaki. Ipag mataas yung dosage ng abono, nasisira yung rooters. Hindi makakain ng dire-diretso. Ayan. So, ang technique dyan, sir, dapat drenching pala at saka kunting abono, ganun. Oo, kunting abono lang para hindi masira yung rooters. Ayun. So ganun po mga idol, dapat nasundan nila partner. Sabi ni Sir Teban, pag marami yung abono yung nilalagay, tataba ang talong. Lalaki ang mga stalk niya, yung stem niya at saka dahon. Pero yung mga root hairs niya nasisira, which is responsible daw po sa pagpapabulaklak at pagpapalaki ng bunga. Ayun. Root development. Hindi, ano yan, i-abort niya. Kasi kulang na yung kuha niya, yung mga rooters niya. I-abort niya yan dahil hindi niya makaya i-develop. Okay. Yan.
So in short, Sir Teban, partner, hindi kayo naglalaglag ng abono? Hindi, kasi pag dinaglag natin, concentrated yan. Oo. Masisira yung ano, ang ugat. So, drinsing pala, partner. Ayun. So yun na, mga kapalaboy, namangha na naman tayo dahil ito talaga expert. Siyempre, tandaan nyo po, mga kapalaboy, kanya-kanya, bawat farm, bawat farmer may kakaibang teknik. Depende na po yun sa inyo kung susundin nyo yung mga teknik nila. At ang importante, kung sinod nyo yung mga teknik, tulad ni Sir Teban, yung teknik niya ganito, yung magiging resulta, possible, ganun din. Mm-hmm. Ah, partner, ano? Yes. Low cost. Low cost. Low cost. Mm-hmm. Yun, yung mababa, yung tipid style, ang tipid tips ang mga ginagawa nila, partner. Kaya mabawi agad. Kaya mabawi agad. Sir Teban, ito naman. Kasi sigurado, sa sobrang daming pwedeng crops na itanim, marami ang tinanim pinili mo, atsal, talong, sili green, itong dragon fruit. Ayan. Paano mo yun siya minamarket? Ano ba yung diskarte mo? Bakit hindi ka nahirapan? Kasi sobrang dami. Kanina po, pumunta kami dito, may pumukuha na lang ng mga products niya. Sigurado may technique si Sir Teban. Kaya baka ma-share niya sa atin kung ano ba dapat gawin para hindi mahirapan sa pagbebenta. Paano makahanap ng buyer, kumbaga? Importante lang naman, pag may tanim ka, quality lang talaga. Quality. Mm. Quality, tapos alam nila na ligtas kainin. Mm. Sigurado, dudumugin ka ng mga customer niyan. Mm-hmm. Mm. Alam nila na wala naman silang, hindi naman delikado yung tanim mo. Hindi na, kung minsan hindi na kami pumunta ng market kasi yung mga tao mismo pumunta dito, alam nila na walang ano eh, walang chemicals eh. So organic, no? Hmm. So organic po ito sa pinalaki pero hindi na po kumuha ng certification na organic partner, no? Pero at least safe po ito sa mga pesticides. Oo. So Sir Teban, pwede ba ma-share sa amin, halimbawa kung baguhan po ako na farmer, halimbawa kagaya nyo before, nung nag-start po kayo, paano kayo nakakahanap ng mga buyer nyo sa talong? Noon, pahirapan ako eh, kasi yung mga talong ko dati, maraming ano, maraming burer sa loob, makinis sa labas, pero pag putol mo, may ano, may nakatago doon na ano yung... Oh, may sabi nila yung may tao. Ayan. So mahina ang market noon. So yan na. So yung mga kapalaboy, tandaan nyo po, hindi po kayo nag-iisa. Kung baguhan kayo sa pagpa-farm at na-experience nyo yung pahirapan kung paano maghanap ng buyer, na-experience din po nila yung mga expert na yung magiging successful na. Pero ito, tatanungin natin partner si Sir Teban, kasi ilang taon na din siya nagpa-farm at nakita namin na natin na very successful yung bahay, mayroong CCTV partner. Kakaiba talaga, no? Dito si Sir Teban, tanungin natin siya, Sir Teban, ano ba yung... na-learn nyo sa pagpa-farm nyo na nandito na kayo ngayon? Ano yung pinaka-importanting na-learn nyo na dapat nilang tandaan? Yung na-learn ko sa pagpa-farm ng gulay, yun pa rin yung sabi ko noon na mahalin lang natin yung tanim natin. Huwag puro pira. Tapos isipin natin din yung kalusugan ng ibang tao, tatanim tayo, pero unti-unti nating pinapatay yung mga tao, kasalanan din yun eh. Ay, yung natutunan ko, yung mga tao ko, yung iba kasi yung mga tao nila, tinuturing na tauhan. Sa akin dito, pantay kami lahat eh. Magkape ako, gusto ko, kasama ko sila magkape. Ano lang, positibo lahat. Okay. Yun lang yung natutunan ko na huwag kang magalit sa area. Yeah. Oh. Yun ang bawal gawin. Oh, bawal gawin 'yun. Kasi nakakasira ng ano, nakakasira ng mood ng gumagawa sa loob. Tapos maapekto ba 'yun sa tanim? May epekto kasi yung trabaho nila hindi nila magampanan ng maayos. Dahil iniisip nila 'yung pinagalitan kami kanina, ganito ganyan. Suplado ni boss, ganun. Pero pag kondisyon sila, happy sila, nagagawa nila ng maayos 'yung trabaho nila sa loob. Ayan. So dapat mabait. So yun po mga idola, isa sa mga secret, bawal po magalit para maganda din yung tanim kasi maganda yung trabaho ng inyong mga workers. Maganda yung mood nila. Ayan, partner. Hindi napapagalitan. So ito Sir Teban, medyo kulang pa kasi ako. Bali, maliban doon sa drenching nyo, may foliar kayong nabanggit na padami ng bunga. Yun ba yung nagpapadami din ng bulaklak na nagagamit nyo? Normal na naman kasi sa tanim na dumami yung bunga pag kondisyon yun. Dadami at dadami yan. Kahit na wala kang i-spray dyan, basta kondisyon yung tanim, busog,
busog baga. Dadami at dadami yung bunga. Itong mga bulaklak, madidevelop to. Hindi mo na kailangan na kung ano pa yung i-spray mo para kakapit. Kakapit yan na kanya. Kaya niyang suportahan eh. Natural way. Basta malusog. So yun po mga idol. Sana nasundan niyo po mga idol. Very simple lang po talaga partner. Ang technique ni Sir Teban. Unlike sa ating mga na-feature before na siyempre dapat sapat na fertilizer, sapat na dami at saka timing. Ganon din maintenance sa mga pesticides para di mapasok. Pero dito lang Sir Teban, medyo twisting. Kasi maliban po sa organic po ito siya mga idol. Ang practice po nila is paano lang talaga drenching ng fertilizer na 1 kilo at tapos may organic na 2 litro Sir Teban, no, na nilagay na formulated niya partner. Tapos yun ang nagpapalusog sa kanyang mga talong kung saan nagpo-produce siya ng magandang bunga at saka hindi malalaglag yung bunga kasi malusog nga. Ayun. Kaya yung support. Ayan, so maraming salamat talaga kay Sir Teban Gulak at na-learn ko partner. Talaga dapat sa mga kasama niya dito sa farm, be positive yung mga mangyayari at dahil dyan partner, magpapasalamat tayo. May sponsor tayo pero hindi niya gustong sabihin yung name niya. We are very thankful na may mga gagawin po kaming kumbaga sponsorship, no, tutulungan po natin yung mga IPs na farmers kasama ang Pinoy Palaboy at maghahanap po kami ng 3 person dito yan kay Sir Teban. Yes. Na ititrain niya sa kanyang dragon fruit, no, tapos meron silang bibigyan ng kumbaga monetary reward. Yeah, monetary reward tapos kabuhayan na ano talaga partner. Pwede sila makapagsimula. Yes, at abang-abang kayo dyan mga Palaboy. Salamat sa mga nag-sponsor at sa mga mag-sponsor pa sa amin at tutulungan natin yung mga farmers. Nilang dito sa Dragon Fruit pati din doon sa kay Johnny Tolentino pupunta din tayo doon. Ayun. So, Sir Teban, ito, bago tayo magsimula, Sir, baka may nakalimutan po kaming naitanong sa iyo. Ano pa yung pwede niyong ma-share para mapaganda yung mga pananim, halimbawa sa talong, at saka mapadami ang harvest? Ayun. Siguro, wala na. Kasi pag marami na tayong iniisip, masisira na yung ano natin, masisira na yung... Simple lang naman yung ano eh, yung gulay eh. Hindi mahirap eh. Para ka lang nagtatanim ng ano niyan ng yung saging. Lagay mo lang diyan 1 puno, mamumunga lang 'yan. Basta alagaan na mabuti. Ayun. So the secret is alaga. Ayun. Talagang napakasimple lang basta mga expert pa Kapalaboy. So don't forget to subscribe po ang channel po namin ng Pinoy Palaboy at click the notification bell para updated po kayo sa mga bagong tips and techniques. At mga bagong teknolohiya dito sa pagpa-farm partner. Yeah. And don't forget po din mag-comment din po mga ito. Ano yung mga practice sila sa mga nag-organic? Ano yung mga na-formulate din nila? Okay din ba na na-formulate nila na ina-apply din sa kanilang mga pananim? Dahil dito kay Sir Teban, wala po tayong fruit flies, walang white flies na very common po sa mga talong mga ito. Wala. Kasi even yung mga nagnagamitan ng pesticides, madami pa rin white flies. Po dito is wala po talaga nakikita. Maybe maganda talaga ang organic na formulate niya. So please share ang ating video mga idol para marami pang makapanood at saka syempre i-like at saka i-tag na rin yung kanilang mga friends na nagatalong kami din. So maraming salamat kay Sir Teban Gulak. Ayan. Mula yan dito sa Barangay Sinolon, Tibuli, South Cotabato. Maraming salamat mga Kapalaboy. Happy farming! Mga totoo mga Inday. Bye-bye! Happy farming!